sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aituki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Po sa mga followers, supporters ni Senator Padilla, tanong lang ito. Ha? Kasi yung iba hindi hindi alam. Kakalat binanggit si Padilla, tinitira na. Tanong lang ito. Senator Robin Padilla, kalaban ba ng bayan? Kalaban ba ng bayan? Yan ang tanong po yan, ha? Senador Padilla, kalaban ba ng bayan? Ito ho'y kaugnay sa West Philippine Sea. Mm-hmm. Kasi alam niyo bakit? Ito nga. Grabe ito. Bakit kaya nag-post pa siya eh. Puntahan niyo yung kanyang ano. Pero huwag na ba? Ha? Tinawag niya na para daw ang Pilipino ay kalabaro, langaw na kung dumapoy para sa kalabaw. Mga ganong kansalitang kanto. Tapos mayroon pa sinabi siyang ugo. Ano yung ugo? Diba ugo kung napakalalim? Ugok daw yung mga kritiko niya. Tinawag na ugok. Talagang babatikusin siya mga kaibigan pagdating sa mga ganun. Tapos tatawagin niya ugok. Mas lalong may inis ngayon yun. Lalo na si Mike Abby mga kaibigan, di ba? Ugok, yung mga kritiko. Wow. Yung salitang kanto yan, ugok. Hindi kasi hindi rin nila may sisi yung mga tao mga kaibigan. Kasi kahit din naman talaga ako, hindi rin naman ako. Hindi ko rin nagustuhan yung comment ni Robin Padilla about dun sa West Philippines, about sa America mga kaibigan na hinaharang niya. Ano ba yung ugok? Parang ano ba yung ugok? Napakaba. Ang pagkakalam ko sa ugok, parang bugok, parang ganun ata mga kaibigan. Ba nun? Ibig sabihin, salitang kanto talaga, hindi salitang professional yun eh. Pag sinabing ugok ka, parang may dalang galit. Oo, mga kaibigan. Ang salitang ugok ay salitang kanto. Tapos masyado mo, minamaliit mo yung taong bayan. Minamaliit mo yung mga nakatutok sa West Philippine Sea at nagtatanggol sa kanilang obligasyon, karapatan bilang Pilipino. Kasi teritory. Ang pinag-uusapan po dito, teritoryo. Okay? Diba? Teritory. Pag-aari mo, property natin. Tapos ngayon yung mga lumalaban at nagahayag ng mga Pilipino na ipaglaban ang ating property o territory. Ah, ngayon sasabihin ni Senador Padilla yung kanya daw mga kritiko ay ugok. Isipin mo naman yan. Grabe. Diba? O si Cero daw, ang una, ESP. O si Cero, kulang sa pansin. Ngayon naman, ugok ang tawag niya. So in other words, kaya ko na itanong ko sa inyo, Senador Robin Padilla, kalaban na ba ng bayan? Tanong lang po yun. Kasi itong mga lingwaheng ito, hindi dapat po ito nanggagalit sa isang senador ng Republika ng Pilipinas. Kasi ang Senado, parang napaka-unprofessional mga kaibigan. Ano? Ay institusyon na. Yun ay komento lang ng mga kaibigan. Ang salitang KSP kasi parang galing sa kanto lang din yan. Salitang ugok, galing sa kanto yung mga kaibigan. Kaya parang napaka-unprofessional. National government. Taong bayan ang kinakatawan, taong bayan ang dinadala ng Senado at ng Senador. Tapos ngayon ang sasabihin niya sa mga taong nagmamalasakit, naninintigan, nagsasabi ng kailang karapatan dahil atin ang West Philippine Sea, territory ang pinag-uusapan dito, property ng Pilipino na talagang dapat ang Pilipino ay magtanggol dito. Sasabihin, ugok. Wow, grabe. So, madaling sabi, mula nung siya mag-umpisa ng pag-question sa presensya ng Amerika at ng mga kung sino-sino sa ating tumutulong, hindi siya ho nagpakumbaba. Hindi siya nagpakumbaba. Sa halip, yan pa nga yung kanyang mga sinasabi sa mga kritiko. Para daw langaw na dumapo sa kalabaw. Wow. Sa madaling salita, mga kaibigan, dumi. Sabi kasi nga, tae. Grabe, ano? Kaya tuloy nakapagtanong ako ng ganyan. Tanong nga lang yan. Eh, pero bahala na kayo, mamamayang Pilipino. Ha?
siya ba ay kakampi ba ng bayan o kalabanan ng bayan? Kasi sa halip na magpakumbaba. Kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Kakampi ba siya o kalabanan ng bayan? Magsorry at manindigan para sa bayan, binabanggab, inaakusahan pa niyang hugok ang mga kritiko. Ay sino bang mga kritiko niya sa ngayon? Kung hindi mga kritiko ay nagsasabi ng saloobin dahil sa kanyang performance, ay di ba taong bayang nagpapasweldo sa kanya? Mm-mm. Taong bayang nagbabayad ng buwis para siya panggastos ng gobyerno, panggastos niya, panggastos ng opisina, pansweldo niya, allowance niya, lahat. Kahit na milyonaryo siya, pero pera pa rin ng bayan bilang senador ng Republika. Tapos yung nagpapasweldo, na nagsasabi lang po ng kanyang saloobin at karapatan, sasabihin niya, ugo, wow. Wow! Mr. Senator, abay, kasalanan mo to. Kasalanan mo kung tuluyang magagalit ang taong bayan sa iyo. Kasi ang mamamay... Sa tingin nyo mga kaibigan, susunod na election kaya ito, 2028, may pag-asa pa kayong manalo si Senator Robin mga kaibigan? Yan, mahirap kalaban. Ang mamamayan dapat hindi kinakalaban. Ang taong bayang nagpapasweldo sa isang government official dapat pinaglilingkuran, hindi pinagsasalitaan ng masama. Okay? Ang isang government official, elected, appointed, career, kayo po ay huwag balat sibuyas, kayo po ay public servant. Sabi nga ng amo mo na si Digong Duterte, trabahante lang ang nasa gobyerno. In other words, maglilingkod ka sa bayan. Magtatrabaho ka para sa bayan. Pero sabihin mong ugok yung mga kritiko na nagsasabi ng kanilang saloobin dahil sila'y Pilipino, dahil sila'y may malasakit sa ating West Philippine Sea, sasabihan mo ng ganyan. Ano yun? Anong klase yun? Diba? Nasaan ang paglilingkod at malasakit sa bayan pagka ganun ang tugon? Diba? Dapat ang nasa gobyerno, laging priority ang bayan. Pag ikaw ay nasa gobyerno, lagi ang paglilingkuran mo o bayan. Kasi yan ang naglagay sa'yo, kasi yan ang nagpapasweldo sa'yo, kasi ikaw ay opisyal ng gobyerno. At ganun. Mukhang hindi niya alam talaga ang kanyang sinasabi at ginagawa. Para siyang nasa showbiz pa rin. Oh my goodness. Hindi ko alam kung yung ethics committee ng Senado ay mayroong authority. Lagay ko eh. Alam mo yung pagdisiplina. Sa mga membro ng Senado, dapat ginagawa yan ng Ethics Committee para sa Senado. Sa Kongreso nga, nagtanggal ng congressman dahil daman sa kaso. Ito, alam nyo, ang Ethics Committee, hindi naman ho pagkatanggal ka agad ang gagawin yan. Pag yung warningan ka, pangaralan ka, o masuspindi ka, yan po yung una mga offense na, yan po yung mga kaya nilang gawin sa una. Pangaralan ka, o pagsabihan ka, di ba? Di pala, ay basta... Parang turuan ka na, senador tayo, mag-ingat ka ganito. Papangaralan ng committee. Sana mayroong mag-file ng resolution ng Ethics Committee sa Senado. Parang mapangaralan, mukhang hindi ho eh. Hindi ho, binabaliwala na yung boses ng taong bayan, ismantalang taong bayan ang dapat niyang pinaglilingkuran. So, nakakalampot. Well, sabi ko nga, bahala na kayo. Eh, nagpapatunay lang, habang umiinit sa West Philippine Sea, ito namang senador ng Republika ng Pilipinas kasi kahit anong gawin natin, senador ho yan eh. Nandiyan eh. Eh, ganito ang kanyang mga sinasabi sa mga Pilipino, sa taong bayan. So lubhang nakakalungkot, sobrang nakaka-depress ang mga ganyang statement. Posesero, kulang sa pansin, ugok ang mga Pilipino. Wow! Masakit po yan. Ako hindi ako ugok. Ako hindi ako kulang sa pansin. Ako hindi usasero. Nagsasabi ako ng totoo dahil obligasyon ko ito bilang Pilipino. Ipaglaban ang property, territory ng ating bansa. Hanggang sa huling patak ng dugo, sabi nga ng mga sundalo, nang mamatay ng dahil sa iyo, yan po yung kinakanta natin. Hindi ako ugo. Kung sinasama mo ako dyan, Mr. Padilla, nagkakamali ka. Karapatan namin mga Pilipinong matitino. Karapatan namin mga Pilipinong nagkakaisa, ilaban ang ating teritoryo. Iniwala ka ng, di ba? Ito, alam ba nyo, may bago na naman. Ang China na sinabi. Yan na ngayon sa title natin. At yun nga po mga kaibigan, dito po natatapos ang ating reaction video.
Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.